Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, no? Saan man panig kayo ng daigdig naroon. Kumakalat na po ngayon sa Kabisayaan at sa Mindanao yung mga survey na nagsasabi na sila ba ay pumapayag sa tambalang Duterte sa 2022, no? So, alam naman natin na hindi na pwedeng muling tumakbo ang ating Pangulong Duterte sa pagkapangulo dahil sa ayon sa ating konstitusyon ay one term lang po ang pagiging pangulo, no? Hindi ka na muling tumakbo. Pero pwedeng tumakbo ang naging pangulo sa mas mababang posisyon, di ba? Hindi ka na pwedeng tumakbo ulit sa pangulo, pero pwede kang tumakbo vice president, senator, congressman, katulad ng ginawa ng mga dating pangulo o mayor. Mayor Joseph Estrada, Mayor si Congressman Gloria Arroyo, 'di ba? Nakita natin 'yan, walang pumipigil sa kanila ayon sa saligang batas to seek a lower position, no. So maraming nanghihinayang sa ginagawa ni President Digong, Mayor Digong sa kasalukuyan na baka kung sino pumalit sa kanya ay stop to, hindi na ituloy. Kaya lumakas yung panawagan na Sara Duterte for President 2022, no? Ang dami na nananawagan ngayon na siya na pumalit. Pero ayon nga kay Digong, kung siya lang ang masusunod, i-spare niya yung kanyang mga anak. Kasi grabe raw ang manungkulan bilang Pangulo. Kaawa-awa dito sa Pilipinas kung ikaw ay tapat na sa panunungkulan mo kasi ang dami mong babanggain, eh. Katulad niya si Digong, 'di ba? Binangga niya muna yung mga drug lords, binangga niya yung mga corrupt sa gobyerno. Ngayon ang binabangga niya na yung mga oligarkiya na, yung matagal na nagpapasasa dito sa ating O teka pala muna, no, bago tayo magpakalunod sa ating panawagan, usapin, huwag nating kakalimutan, no, na merong nangako na may ibubulgar noon pa, no, si VP Lenny Robredo, Madam Vice President, napakahusay na Vice President ng aming bansa. Ang mga katwiran niyo po, ang sinabi ninyo, hindi namin malilimutan at ayaw kong makalimutan namin. Kaya lagi ko pong pinapaalala, meron po siyang pangako, may ilalantad siya. Nung hindi niya mabuo yung kung ano yung ilalantad niya, kinatwiran na, ay SEA Games, tatapusin muna yung SEA Games. Matagal na pong tapos yung SEA Games. Wala pa rin siya mailantad. Ngayon po, lumindol naman. Tapos na po yung lindol. Tapusin daw muna yung lindol. Magtumulong daw muna tayo bago niya ilantad. Wala pa rin pong nilalantad. Baka lang po nakakalimutan natin, no? So ano pa po yung kakatwiran? Baka Pasko naman o bagong taon o pagkatapos ng Pasko at bagong taon, Valentine's Day naman. Pagkatapos ng Valentine's Day, hindi po mauubusan, eh, no? So, mga kapatid, wag nating kakalimutan yan. Dapat hindi tayo maging makakalimutin na may pangako yung ating pinakamagaling na Vice President Lenny Robredo na may ilalantad siya. Kung ano man yun, siya lang po ang nakakalam. Okay, balik na tayo rito, no? So, legal wise, wala pong makakapigil sa Duterte. Traditional, alam nyo yung Davao, nangyari na sa kanila yan. Nasubukan na ng Davao na Duterte pagkatapos ng termino ni President Digong, yung anak niya pumalit tapos siya Vice President, no? So, hindi na iba sa mga Duterte yan. Ang tanong, kakayanin ba kaya natin na Duterte? Sa akin na naman palagay, bagamat supporter ako, wag namang ano, no? Wag nang bumaba sa pangalawang kasi nasa pedestal na to si Digong. Hayaan naman natin siya magpahinga, no? Kahit nga hindi si Sara Duterte ang pumalili sa kanya. Basta yung tinitiyak natin, nakatulad din niya, no, yung puso
Walang usapin ng pagnanakaw kay Duterte, di ba? Lahat sinasabi niyo, mamamatay tao, ano. Ang daming pwedeng akusasyon, pero never na nakusahan siya na nagnakaw. So napakagandang ano niya. Tapos, ito lang ang presidente na may isang salita. Di ba? Nung sinabi niya, ako nga takantaka eh. Nagtataka ako sa mga tao. Wala naman nilihim sa atin kung ano yung sinabi niya, yun ang ginagawa. Nung nangangampanya lang to, pinaalala ko lang sa inyo, nangangampanya po si Pangulong Duterte. Anong sinabi niya? Papatayin niya lahat. Alam niyo na kung sino yung papatayin, di ba? Nung pinagpapatay naman, nagre-react tayo. Eh kaya nga nanalo yan eh. Gusto niyo na yung mga tao na matahimik eh, di ba? Yun lang naman yung sa atin. Pero besides doon, lahat ng sinasabi ng Pangulo katulad niyan. Sino sa tingin niyo ang matatag na Pangulo na makikipagbanggaan dyan sa mga bilyonaryong may-ari ng Katubigan? Si Pangulong Duterte lang. So hindi natin in-expect na tumakbo pa siya uli. Ako rin, di rin ako pabor. Gusto ko kasi matapos ng maginhawa, maluwalhati ni Pangulong Duterte yung kanyang panunungkulan, pagkatapos nun, magpahinga naman. Kasi ang hirap eh, ang hirap magkaroon ng pagbabago sa Pilipinas. Ang hirap ng ginawa niya na build. Ang hirap ng ginawa niya na pinatahimik niya yung mga dapat patahimikin. So, good na tayo ron, no? Bigyan naman natin siya ng kapahingahan. Pero mas maganda siguro, mapapahinga siya kung yung papalit sa kanya. Yun nga, no? Yung kayang ituloy. Diba? May obligasyong ituloy yung mga nasimulan niya. Kasi alam natin, hindi makukompleto eh. Alam natin yung iba, nagpapahinga lang. Tumatiming lang pag nawala na to si Duterte. Lalo na yung sa krimen, diba? Pag nawala na to, tsaka uli kami. O yun yun eh, no? Pero kaya ba nila? Kaya ba ng susunod na Pangulo na hindi uto-uto sa mga oligarkiya? Ngayon pa lang nakikita na natin eh. Diba? Alam nyo, ang daming matatapang sa Senado. Ang dami. Caldero, nag-SEA Games. Caldero lang. Pinagtatalunan. Ang dami-dami yung mga pagkain ng athlete na pinalaki ng hostel. Mga fake news. Pinapatulan ng mga magagaling sa Senado. Bakit kaya nung panahon na ng tubig ang pinag-uusapan? Bakit yung panahon na namadid yung tatanggalin na, yung babawiin, may pagtatangka ng bawiin ng pamahalaan ng mga franchise na to ng tubig sa mga water concessioners? Bakit tila na nahimik sila? Diba? Na-imagine nyo yung mga nananahimik na yan, na mahilig bumanat noon sa issue ng drugs, sa issue ng SEA Games, sa issue ng pagmumura, sa issue ng kung ano-ano lang. Nakakatakot po yan. Tandaan nyo. Hindi na muna natin iisa-isa yung ngayon kung sino. Basta maalatay nyo naman. Sino sa mga senadorang biglang tumahimik nung pinag-uusapan na yung tungkol sa tubig? Kasi, hindi ba kayo nagtaka? 50 million lang yung sinasabi nilang kaldero. Ang laki ng usapin. Pero eto, billion-billion. Billion-billion ang gusto nating ibayad, gusto nilang ibayad ng mga water companies. Gustong ibayad ni Pilipinas sa kanila. Pero bakit sila tahimik? Di ba? Yan ang pinakamahirap ng pag yan nagsitakbo. Kasi sagana sa pera yan. Tahimik sila ngayon dahil hindi nila pwedeng kontrahin yung mga posible nilang maging supporter, mga billionaire supporters nila balang araw. Kaya tandaan nyo yung mga na hindi kumukontra ngayon. Pag nangampanya yan, todo kampanya yan, dahil bubuhos sa kanila yung bilyong-bilyong pera nitong mga oligarkiya na to. Pag nanalo yan, eh alam niyo na kung ano magaganap. Wala nang magiging katarungan dahil susunod-sunod. Nakita na natin sa actual eh. Noong araw, estudyante ko, naririnig ko na yan, oligarkiya. Ngayon nakita natin kung paano sila sa actual.
paano nila sa aktual minamaniobra yung mga tao sa gobyerno, paano nila sa aktual, kasi legal eh, hindi illegal yung kanilang ginagawa, nagagawa nilang makapangamkam, nagagawa nilang makumita ng bilyon-bilyon, sabi nga ni Pangulong Duterte, trilyon na. Nagagawa nilang kumita ng trilyon mula sa mamamayang Pilipino nang hindi nagnanakaw. Nagagawa nilang illegalize yung kanilang pagkamkam ng malalaking salapi. Ngayon, pinapalagan. Ang daming pumapalag, di ba? Nakakontrata tayo, na may kasunduan tayo, masisira ang Pilipinas pag hindi natin tinupad yung ating pakikipagkasundo. Ano bang pakikipagkasundo yung hindi natin tutuparin? Yung onerous, yung one-sided na kasunduan. Okay. So, hanggang dito na lang po muna. Napakasarap nyo pong kakwentuhan. Hanggang sa muli, nating pagkikita-kita. Padong Aratilis po.